ayon, magandang umaga, tanghali, gabi po sa lahat po ng mga kabayan po natin na nandito sa Saudi Arabia. Ganon din po sa lahat po ng mga kabayan po natin na nanonood saan man parte kayo ng mundo nandoon. So ayon, magandang araw po sa inyo lahat. And thank you for watching Sony TV on YouTube. So ngayon po ang ating pag-uusapan ay tungkol po sa mga latest update kay Fauri at higit sa lahat kay Bank of Commerce. Ano-ano nga ba yung bago sa ating mga padalahan ngayon? Anong oras nga ba nagbubuka si Fauri? Ayan yung mga ilang katanungan ng ating mga kabayan na nandito sa Saudi Arabia. Bali sa mga kabayan po natin na nandito sa Jeddah region o Jeddah area, ang brunch po natin dito ay nagsisimula na po ng alas 7 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. Dahil meron po tayong pinapatupad o ini-implement na curfew ng alas 3 ng hapon, so ang brunch po natin dito ay hanggang alas 2 lamang ng hapon. At kung kayo naman po ay mga nasa Central Region, Eastern Region, South or North, ang brunch po natin dyan ay nagsisimula din po ng alas 7 ng umaga, pero magsasarado po ng 5:30 ng hapon. Kaya kung kayo po ay magpapadala ng pera, siguraduhin po natin mas maaga po tayo. At kung kayo naman po ay nasa Fauri na, maaari din po kayo mag-avail, yes, maaari po kayo mag-avail ng Fauri card kasi ang Fauri card po ay libre. So free po ito. Sabihin nyo lang po na kayo po ay mag-avail ng Fauri card para kayo po ay ma-register ng ating mga CSR doon sa branches. At kung kayo po ay may Fauri card na o nakuha nyo po yung Fauri card, maaari nyo na po itong i-activate sa mga Al Jazeera ATM na meron po sa inyong lugar. Para po sa inyong mga katanungan regarding po sa kung paano magpadala sa online, maaari nyo pong i-search sa YouTube yung Sony TV. Makikita nyo po doon yung iba't ibang mga instruction kung paano ba magpadala online, kung paano ba mag-add ng beneficiary online. So ayan, click nyo lang po yung Sony TV sa inyong mga YouTube application. Ang ating mga padala po sa online online application ay libre. Lagi po natin gagamitin ang Bank of Commerce kasi ang Bank of Commerce, mataas ang rate and at the same time, kung kayo po ay may mga katanungan sa inyong transaksyon, maaari nyo po kaming i-message or i-Facebook or tawagan para amin po kayong ma-assist at matugunan ang inyong mga katanungan. At kung kayo naman po ay may mga beneficiary na nagnanais ng magkaroon ng savings account sa Pilipinas, kay Bank of Commerce po, posible at pwede. So ano po ang dapat gawin? Kailangan nyo lang po kaming i-message, nandiyan po sa ibaba yung aming mga numbers, or pwede nyo rin po kaming i-Facebook or WhatsApp at ibigay po doon yung full name ng inyong beneficiary na nais bigyan o nais mag-open ng savings account, yung kanilang pangalan, mobile number, at higit sa lahat yung kanilang address. Para po mas ma-assist po namin sila na maayos at ma-prioritize po namin sila sa mga Bank of Commerce branches doon sa Pilipinas. At once na meron na po silang savings account sa Bank of Commerce, maaari nyo na po silang padalhan sa mga Fauri gamit ang Bank of Commerce services. At kung ang mga beneficiary nyo naman po ay may mga GCash at PayMaya account, kay Fauri po, posible at pwede gamit ang Bank of Commerce services. So pag magpapadala po kayo, sabihin nyo lang po, magpapadala po ako ng GCash gamit ang Bank of Commerce. So ang kailangan nyo lang po dito ay ang kanilang mga account details. Ano nga ba yung mga account details? Pangalan na nakaregister sa GCash. Ganon din po ang mobile number na nakaregister sa GCash or PayMaya. So yung mobile number po, 11 digits po iyon. So ayun po yung mga ibibigay nyo po sa ating mga CSR doon sa Fauri branches. At lagi nyo po ugaliin sa bawat padala kay Fauri, lagi nyo pong sabihin, papadala po kayo gamit ang Bank of Commerce at lagi nyo pong i-check kung ito po ba ay nasa Bank of Commerce para po sa ganon sa inyong, kung kayo po ay may mga katanungan regarding po sa inyong transaksyon or sa status, concern sa Bank of Commerce na padala, maaari nyo rin po kaming i-message at tawagan para sa ganon po ay masagot po namin kung pending po ba ito, kung invalid account, kung wrong account details. So, ayun po. At the same time po, para mas matugunan po namin ang maayos ang inyong mga concern at problema sa inyong mga padala. At kung kayo po ay may mga karagdagang katanungan pa po sa ating serbisyo kay Bank of Commerce, maaari nyo po kaming i-message sa aming mga numero na nasa ibaba or maaari nyo rin po kaming i-Facebook para po libre at wala pong gastos. Bago po ako magtapos, lagi ko pong pinapaalalahanan na lahat ng patuloy po tayong mag-ingat, lagi po tayong magsuot ng face mask every time na tayo po ilalabas. At ganun po, ugaliin po natin o i-implement po natin yung social distancing para sa ganun po, makaiwas po tayo sa sakit na ito. Again po, hanggang dito na lang po yung ating video and sana po may natutunan po kayo sa ating mga update sa ating pagpapadala gamit ang Bank of Commerce. Ayan. At please po, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel para lagi po tayong updated.
Salamat po and ingat po sa lahat. And God bless po sa atin lahat. Bye-bye!